2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, and 19. Tamang-tama. Alam ko na pagkuha ng mga prime numbers from 1 to 20. Gusto ko rin malaman kung ano na pa kaya yung mga prime numbers from 21 to 100. Tsaka sabi ni Sir Pen, ipukwento daw niya kung bakit mahalaga ang prime numbers. Kailan kaya ang next vlog ni Sir Pen? Tagal naman. Sir Pen! Ay, yes, tamang-tama. Narinig ko ang isa nating kasamahan, isa nating kaibigan na sumisigaw at gusto na niyang malaman kung ano-ano pa yung iba pang mga paraan kung paano ma-identify ang mga prime numbers. So, kasi sabi ko nung nakaraan, there are several ways on how we can identify the different prime numbers. And ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga strategies na yon at yun ang tinatawag natin na Sieve of Eratosthenes. Yun na nga. So, gusto nating sagutin ang tanong muna bago tayo pumunta dun sa Sieve of Eratosthenes. Gusto muna nating sagutin yung question ni Grace Ann. Grace Ann daw yung pangalan niya, nag-text sa akin. So, bakit nga ba mahalaga ang mga prime numbers? Unang-una, kailangan natin to para mas maunawaan natin ang fractions. So, itong mga topics na to ay magagamit ninyo sa mga susunod pa nating topics. Okay? Tapos, mahalaga rin ang prime numbers dahil ito ang bumubuo sa mga numbers natin ngayon. These are the building blocks. You will understand it clearly. Mas maunawaan mo siya ng mas malinaw sa susunod pa nating mga videos. Specifically dun sa prime factorization. So ngayon ay sulitin natin yung numbers 1 to 100. Now we are ready to identify the prime numbers mula 1 hanggang 100. Now last time, in-identify lang natin yung lahat ng mga primes mula 1 hanggang 20. So i-expand natin siya. But this time gagamitin natin yung Sieve of Eratosthenes na ang usual na ginagawa sa paggamit ng Sieve of Eratosthenes is pagsulat ng 1 to 10, then 11 to 20. So, merong 10 columns and 10 rows. But this time, this is a different one. So, gumamit lang ako ng 1 to 6. So, meron akong 6 rows and ilan tong columns? So, maraming columns. Okay? So, 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, hanggang sa 97 to 100. So, later on, you will realize na mas madali kapag ganito yung arrangement niya. Okay? So, let's start. So, bago natin to simulan, i-cross out na natin muna yung 1. Bakit? Because 1 is neither composite nor prime. So, hindi siya composite, hindi rin siya prime number. Okay? So, and ang highest number natin dito is 100. So, kunin natin 100. Then, kunin natin yung square root ng 100. We have 10. At lahat ng mga primes na less than 10 ay napag-aralan natin to dun sa unang video, sa unang vlog. So, 1 at 2, 3, 5 at 7. So, mamaya malalaman natin kung bakit mahalaga itong mga numbers na ito dito sa gagawin natin. Okay? So basically, the Sieve of Eratosthenes, una, bibilugan natin yung 2. And then, i-cross out naman natin lahat ng mga numbers na multiples of 2. Okay? So paano natin gagawin? Ito lahat ng mga kahilera niya. Lahat yan. All of these are multiples of 2. So cross out natin yan. Of course, lahat din ng mga kahilera ng 4. All of these are multiples of 4. And of course, yan. So, na-cross out na natin lahat ng mga numbers na multiples of 2. Next, ano yung susunod na number na walang, na hindi naka-cross out? So, that's 3. Bilugan natin si 3. And then, i-cross out natin lahat ng mga numbers na multiples of 3. So, ano-ano mga numbers na multiples of 3? So, lahat ng kahilera ng 3 ay multiples of 3. Yan. Diba? Mas mabilis. And then, syempre, ang iba pang mga multiples of 3 ay nandito kasama ng 6. So, na-cross out natin siya kanina. Next, ano susunod? Lahat naman ng mga, ano naman yung kasunod na walang cross out? So, ito, 5. Na-cross out na natin yung 4. And then, i-cross out natin lahat ng multiples of 5. So, hindi, syempre, hindi multiples of 5 yung mga kasunod na to. Pero ang multiples of 5 dito ay yung naka-diagonal.
So we have 5, 10, 15, 20, 25. O, diba? Sunod, bilang tayo. Mula dito sa column na to, 1, 2, 3, 4, 5. Nandun yung susunod natin na i-cross out. Pa-diagonal ulit. 30, 35, 40, 45, 50, 55. Bilang ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 60, 65, 70, 75, 80, 85. 1, 2, 3, 4, 5. We have 90. Cross out natin yung 95. Next. Iko-cross out naman natin. Anong susunod na walang cross out dito? 7. Bilugan natin si 7. And let us cross out all the numbers that are multiples of 7. So, paano naman? So, pa-diagonal din siya. But this time, mula dito sa 7. 7, 14, 21, 28, 35, and 42. Bilang tayo mula sa 42, ay mula sa 7, bilang tayo ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 49. 49, 56, 63, 70, 77, 84. Bilang ulit tayo ng 7, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 91, and 98. Ayan, so na-cross out na natin lahat ng multiples of 7. At dyan na tayo mag-i-stop. Bakit? So, balik tayo dito sa ginawa ko kanina. So, according to the rule, para malaman mo kung hanggang saan ka lang, hanggang saan ka titigil. So, since ang highest number natin is 100, kunin natin yung square root nun, then kunin natin yung mga numbers na below dun sa number na yun. O yung mga primes na below dun sa number na yun. In this case, the highest number is 100, square root of 100 is 10, then kunin natin lahat ng mga primes below 10, so 2, 3, 5, 7, at hanggang dun lang tayo magkocross out, magkocross out hanggang 7 lang. But of course, if it is 200, so kukunin nyo yung square root nun, yung square root nya, then kunin nyo yung number na lower than that. Okay? So, that's another vlog to discuss. Ngayon, na-identify na natin or na-cross out na natin lahat ng mga composite. Okay? So, ang ibig sabihin nun, ang mga natitira na lang ay mga primes. Ngayon, bilugan natin lahat ng primes. 13, 19, 31, 37, 43, o diba? Nakalinya lang siya sa isang linya. 61, 67, 673, 79, 97. Dito, halos wala na. Mag-iban sa 2 at 3. Dito rin sa 4, wala. Sa kalinya naman ng 5, we have 11, 17, 23, 29, 41, 47, 53, 59, 71, 83, 89, at wala na. So, we have 25 primes from 1 to 100. Okay? Yun na nga. Maraming salamat sa pagsuporta, sa pagpanood, sa mga bago po sa channel ko. Ako po si Sir Pen, ang inyong math teacher. At welcome sa channel ko. Sana may natutunan kayo. Kung meron po kayo natutunan, paki-like po yung video. Paki-subscribe na rin. Paki-share nyo rin po sa mga iba pang estudyante para mas marami pa po ang matuto sa math. Shout-out naman tayo sa lahat ng mga nag-comment noong last vlog ko dun sa Prime and Composite. So ito po silang lahat. So, shoutout po kay Jeremy Balog, estudyante ko po sa Pililla National High School. Maraming salamat sa iyong pagpanood at talagang inuunawa mo yung aking mga vlogs. Maraming salamat sa iyo. And of course, isang naka-appreciate ng video ko, Margie Niega, dati kong co-teacher sa Santo Niño. Ma'am Margie, kamusta ka? Hello. At syempre si Ma'am Sweet Pen. Kapatid ko po yun, siya po yung nasa video kanina dun sa intro ko. Maraming salamat sa iyong participation sa video na to. Sa lahat po ng mga bago sa channel ko, welcome po sa inyong lahat. 170 na po tayo. And still counting. So, dito ko na lang patataposin ang vlog na to. Muli, ako po si Sir Pen, ang inyong math teacher na nagsasabing, if you cannot change the world, at least make a difference. Bye-bye.